Si Alex tuloy pa rin ang pagsuyok kay Axel. Anong gusto mong ulam, ibibigay ko sa'yo. Pizza daw. Hindi nga. Okay lang. Sorry. Ano kasi para na, may na-open pa ako? Wala. Ay, misunderstanding. Sa ako wala. Yung thing lang kasi, di ba, sabi nila for dinner. So, minove ko. Tapos when I left, sabi, biglang, who wants mangwan? So, kala ko ba for dinner? Di ba? Kaya nga, tinabi ko kasi for dinner nga. Pero umalis ako, binuksan. Tapos pag nadating ko dito, binuksan na lang yung dami yung nagbukas ng chips. So, doon na lang ako. Nag-ano na lang, cool down na lang ako. Kasi na-hurt talaga ako. Pero kung nag-overreact ako, sorry. Sakta lang talaga ako. Kasi gutom tayo lahat eh. Hindi totoo, ako din. Naiiyak si Axel. Naiiyak si Axel. Axel! Naiiyak si Axel ko. Ako ba talaga? Sino na kayo dyan? Bigyan niyo muna siya ng space. Unang-una, nag-agree naman, sinabi nga po nila na hapunan, tapos parang sa amin, wag, tapos parang nung siya po yung nag-idea, parang nag-game po lahat, parang masakit po yun. Hey Axel, sorry talaga. Okay lang, sorry. Gusto mong milk tea, gagawa ka tang milk. Hindi. Nakita mo yung minamod? Wala yun, wala yun. Kanina, bakit? Kanina, paano yung kanina? Ganyan? Okay lang. Hindi, nararamdaman ko yung pain. Kasi ganyan lang ako pagod. Alam ko kasi, sanay ka sa kung ano yung gusto mo, nakakain na yun. Hindi naman sa ganun. Hindi, parang napigilan ka, alam mo. Sorry. Okay lang. Ay, gusto ka ka tayo para bisan tayo. Sorry lang. Wala lang pati yan, wala kapatid dito. Sorry talaga. Anong klase ng ugali ang ayaw mo sa tao? Siguro, hindi lang po ako sanay na nare-reject. Kaya po siguro, parang masyado pong minit yung ulo ko po kanina or napikon po ako. Ang sinasabi mo ba, eh parang ang pakiramdam mo kanina, eh parang nire-reject ka ni na Michelle at saka ni Alex? Parang ganun po. Ligo ka? Chillax. Mosquito. Hindi, pabihahan niyo na siya. Kasi pag ganyan ako, pag nilapitan mo yung tao, lalo yan naiiyak. Hindi, na-surprise kasi siya. Nagkaroon na ba ng pagkakataon sa buhay mo na na-reject ka? Yung sa basketball ko po siguro, kasalanan ko rin po yun. Kung ba't wala po sa UAAP. Kasi alam ko po, hindi ka siya pinagtrabahuhan ng mabuti. Hindi, umuwi na sila eh. Pag walang-wala na talaga. Umuwi na. Paraan. Sarap. Go. Sige. Nung first year po, well, varsity po ako ever since nung basketball. So, pagdating po ng college, parang in-expect ko po na siyempre part po ng team. Maglalaro ko sa UAP. Good thing for or us yun ng kapatid ko. Kasi parang yun po magkapatid tapos magkakampi, ganyan. Pero hindi po ako nakalaro dahil yun nga po kasi nagpunta po ako ng Boracay during ng pre-season. Tapos inuna ko po yung barkada ko. Hindi ako nakuha po. Parang naging problema ko rin po yung academics. Hindi ko na po pinush yung basketball. Tinanggap ko na po. So sinabi ko sa sarili ko, next year na lang, mas iigihin ko pa. Masakit ba? Masakit po. Pero okay lang po kasi yung kapatid ko naman po, naglalaro. Masaya lang po ako sa kanya. Kay Thomas po. Nakuha niya yung parang gusto namin po siyempre maging basketball player po parehas. Or maging magkakampi. Hindi ko man po nakuha. Siya naman po yun doon. Maya,
mamaya kinausap ni Axel si Ranti sa boys' bedroom. Parang di ako sanay na magkaganyan ka. Pigon talaga ako pero gusto ko malaman lang yung tama. Kaya minsan napapahiya ako. Pag na-realize kung mali ako or baka may nasaktan ako iba. Nasaktan po ako pero baka nga po tingin niya eh grabe naman para sa chichirya. Ganyan. Ano mo Axel, kahit na sabi mong maaaring nag-overreact ka, bawat isa sa inyo may kanya-kanyang pinanggalingan, may kanya-kanyang pinagdaanan sa kani-kanyang buhay. Gaya ng naikwento mo sa akin, yung pakiramdam ng nare-reject, masakit yun. Hindi naman yung chichirya eh. Ayos lang yan bro, kailangan talaga mag-release pa minsan. Sarap nga. Sarap yung feeling ka. Di ba? Parang hindi na lang ulit umiyak after long just time. Just like... Refresh. Si Alex kinausap ang ibang housemates tungkol sa issue. Kwento mo muna. Ko alam. Tsaka ano, actually ah, marami na akong naririnig talaga. Sa ano? May problema kay Michelle. Di ba ka naman si Michelle, lasanay lang na parang nagbibigay ng instructions kasi ngayon sa naunang task. Makikita mo din naman hindi sa pag iwasan niyo. Makikita mo din sa the way she talks kasi personality niya 'yan. Ang aim naman niya is everyone to maging fair ka sa lahat. Mm-mm. Yun naman kaya lang. Yun lang. Siguro the way she ano. Maya-maya si Michelle nagsalita na tungkol sa kanyang saloobin. Nagulat ako. I mean, naiintindihan ko yung point niya. Pero for me, hindi lang isang tao ang to blame. Noong una-una sabi ko kasi talaga, kainin natin yung chips kung kailan gutom tayo. Pero yun, kailangan natin maiwasan yung pag-aaway sa food. Ilang sandali bago dumating ang oras ng hapunan, nilapitan ni Ces si Axel. Mundo, bakit? Natutuwa ako sa'yo. Sino yung gusto ni boy? Hindi ka plastic. Bakit naman? Ba't hindi naman yung plastic? Naawang kasi ako ni Mundo. Naiyak kasi ako, nag-sorry ako. Parang ako yung nanay. Pili ko pag tinawi yung Dinaya ko yung sarap. Hindi ko sinaya ko nung kung nag-overreact man ako. At sa oras ng kainan, Ses, may food ka? May food ka? So ano, lahat may plate? Lahat meron na. Yung scrambled, yung mga hindi nag-ano, marami kayo guys ha. Hinay-hinay lang sa scrambled egg kasi halos lahat kayo. Guys, may sasabihin pala ako. Kung sino gusto kumain, kahit anong gusto nyo, pwede nyo kainin, okay? Oh, pero huwag nyo lang kalimutan na marami tayo. Basta kunwari, maghanap kayo. Pag more than 3 and up na kumain, pwede. Paano yung mga food na substantive sa diet? Like eggs? Bread, bananas. Like yun, kung kailan nyo, kahit kailan nyo gusto kainin nyo. Matapos kumain, muling kinausap ni Alex si Axel. Galit ka pa rin ba sa akin? Hindi, yun. Totoo. Hindi, promise. Di ako. Feeling ko okay na kami, pero feeling ko para may issue pa din siya. Gets ko yung point mo kasi parang syempre nakuha ko yung gusto ko, ikaw din ako yung gusto mo, di ba? Sobrang okay na, parang naramdaman ko na may ano na, may lamat na, na siguro kasi nga mayroon pa rin po siyang nararamdaman. Well, tapos na, diba? Pero hindi ako galit sa'yo, hindi na yung parang grabe naman to. Ako nga yung parang gusto mag-sorry kasi dahil sa manguan, diba? Hindi, hindi yun eh. Hindi yun sa manguan. Tsaka naiya ako dahil, diba? Parang, ba't naman tayo mag-aaway dahil sa pagkain? Yun nangyari sa inyo, ni Axel. Para lang yan, isang sugat. Pwede natin sabihin medyo malalim, nagasgas. Pero, hihilom din yan. Palipasin mo lang ng oras, gagaling din yan. So, wala nang kalimutan lang natin. So, okay na tayo. Okay. Sorry ulit. Sorry din.